Marahil ay hindi nyo pa alam ang storya namin. Hindi ito katulad sa iba na typical na love story. Pero paano nga ba kami nagkakilala? Panoorin nyo na lang ito. Patay sa ice. Dati ko siyang estudyante. Magmahal. Hey, what's up mga katengan? Dito na mong puta. Tingin mo pa yung isang mom cheers natin, oh. Ano, stress na. Uy! Ito ko ng ice. Oh, shit. Ano yung ibig sabihin nito, mga katengan? Ano yung ano? Mga katengan, no, hawak ko yung asawa ko sa lake, no. Kasalukuyan po siyang nag-e-ML ngayon, no. At hindi pa kami kumakain, no. Sa mga pagkain namin, mga katengan. Pero ayaw niyo pa kumain dahil nag-e-ML pa siya, mga katengan, no. So, may naisip po siya. Dito! Naisip po ang prank kayong gawin dito. Hoy! Yan, no. Punta niyo po ba, mga pa? Galit na galit pa po. Alam niyo po ba yung isang pindot ko lang dito, mga katenga, no? Tapos na yan! Hello na! Dala po ba kayo, mga katenga? Ito na! Alas dos! Hindi mo po kami kumakain! Kugutom na po ako, mga katenga, no? Alas dos! Ah! Ayan na! Joke! Surprise! At ngayon, ito na kami. Intro? Ang tagal natin din nag-vlog. Ano ka ba? E di kailangan natin may intro. So what's up mga ka-butterflies? Hindi naman ganyan yung intro natin. And we're back. Tagal ba natin hindi nag-vlog? Hindi na natin kabisado pa yung intro natin. Yeah. Pero... ano? Ano ba to? Ano ba content natin? Anong content natin? Naiyak na ako! Hindi na ako sanay sa camera? Ano? Tingnan mo lang yung sarili mo eh. Dumidilim yung camera bigla. Game na. What's up mga kabagoflies? Nandito na yung Nandito kami ngayon, nagbabalik sa YouTube, syempre, para ibigay ang isang special announcement para sa inyong mga nagmamahal sa amin at mga mahal na mahal naming Paru-Paru G. Kasamo. So ngayon, ito, nung these past few months, diba, medyo pinuputakti kami ng tanong, or si Ayn pinuputakti ng tanong. At yung mga tanong na yun is paulit-ulit lang naman din. Dahil may gusto silang malaman, may gusto silang i-confirm namin. So, this is it. This is the day. This is the moment. Come on! Parang ba sisimulan? Tagal kong hindi nag-vlog eh. Diba kasi yung feeling pag nag-vlog ka, unlike pag nag-tiktok lang ako. Okay, so, 2 months ago, marami nang nagkaka-hint na baka daw pwede ako. Which is, nung ang sagot, sabi sa'yo, huwag na tayo mag-intro. Wala lang intro. Sabihin mo na. So, yes po.
someone's pregnant now, and the baby daddy is daddy. Daddy Sawan. Daddy seasoning. So opo, para lang matigil na lahat ng ano rumors, speculations and everything. Buntis po ako. 4 months na ako ngayon na may dinadalang caterpillar sa aking sinapupunan. And yung mga content ko last 2 months, totoo naman, nagbibigay na talaga ako ng hint kasi alam na namin, confirm na talaga na meron na. And alam ko naman kung bakit ganun karami yung nagtatanong kasi aware kayo na ever since may picos ako, may hirapan akong magka-baby. And lagi kong content nga nun, kapag kasama ko si Stella, ina-assert ko siya na magkaka-baby na ako. So officially, you're announcing we're pregnant. Subay tayo, 1, 2, 3. We're pregnant! So, ito na, confirm na guys, mga butterflies. Pregnant na po si Mommy Butterfly for real. So, meron na talaga tayong aabangang baby butterfly for real. Yes. So, at nagkatotoo na yung lagi kong hashtag. Na? Team Rom ay hanggang dulo. Oo. Diba? Oo, kasi ito na, magkakaroon na tayo ng ano. Mula sa school. Sa napakalupit na pagkakataon para magkakilala kami sa school. Hanggang sa nagka-relasyon na kami. Hanggang sa sinubok ng panahon. Napakadaming pagsubok na dumating. Hanggang ngayon. And I can say now, forever is now. So, ayun. Pero, bago pa sila nagkaroon ng hint dahil din sa mga content ko sa TikTok, marami na nagsasabi. Hindi ko pa alam na preggy ako. Marami na nakakapansin. Parang iba daw yung aura ko ngayon. Siguro kasi ganun na yung aura ko ngayon. Hindi na ganun. Iba pala yun. Hindi, iba na daw yung aura ko ngayon. Parang may nag-iba daw sa akin. Sabi ko baka dahil lang nagpa-extension ako ng buhok. Kasi nga diba short hair tayo. Tapos baka dahil yung eyelash extensions ko, pinatanggal niya na dahil hindi na daw bagay sa akin yun. So, tsaka ang daming lagi, simula naman nung umpisa, ang dami nagtatanong, kailan po kayo magkaka-baby? Kailan po kayo magkaka-baby? Siguro, ang ganda niyan or ang gwapo niyan. Sobrang cute niyan kasi noon pa naman, combination niyo. Noon pa naman may mga nag-asabing ganun. Pero, syempre, to be honest, nakaka-offend siya before. Kasi nga, aware kami na may people sa kung mahirapan kami. So, pag ganun, para ma-divert ko yung medyo na nakakalungkot kasing isipin na maraming nag-aabang pa, tapos alam namin na mahirapan kami. So, dinadivert ko kay Stella. Si Stella nga yung pamangkin ko na parang anak ko na ako ituring kasi syempre kasama ko siya din nung lumalaki siya. Baga practice na namin. Oo, inaasar namin, di ba? So, para unti-unti ko matanggap na ano, para maging light na lang yung pagtanggap ko dun sa ano, sa matter na yun na may picos ka and mahirapan ka magka-baby. So, mahilig kasi kami pareha sa bata. Kaya, kada may mga pamangkin kami or mga apo mo na, no? Kasi anak na mga pamangkin mo, no? Mm-hmm. Mga ganun. Sobrang lapit namin. So, yan. And then, nalaman ko na preggy ako. September. Mm-hmm. Kwento mo sa kanila yung nag-pity. Kaya na naman tayo sa ano eh. Pero ang ibang story time na yun. Kaya na talaga natin siya ikwento. Kwento na natin. Okay, so yun nga. Aware naman kayo na may picos nga ako, diba? So, noong month ng September, delay na ako ng 1 week. Pero hindi ko naisip na, hindi ko naisip na baka preggy ako noon. Kasi, nagpipills nga ako. Tsaka, lagi naman akong, may mga times, I mean, hindi naman lagi. May mga months talaga na nadidelay ako. So, minsan hindi lang 1 week, minsan more than a week pa talaga, minsan naabot ng 1 buwan. So, naisip ko lang nung nadelay ako ng September,
wala ba kasi same lang din to ng mga nangyari ng mga past months. So, ayun. Pero may part sa akin na parang sinasabing baka preggy ka na. Kasi naalala mo nun, lagi kong inaantay na halika 2 days na, bakit wala pa rin? Delay na ako 2 days, delays. Binibilang ko talaga. So, hindi ko alam, sanay naman ako na didelay. Pero parang nung time na yun, medyo kinakabahan ako ng konti. Pero mas namang pa rin yung alam kong baka lang mag-expect lang kami ulit. Iniisip kasi namin nun, baka ganun pa rin, katulad nung dati. Mm-hmm. Medyo na-delay, tapos kala namin meron. Negative pa rin. Oo. So may mga ano, hindi naman namin tatanggi yun. So nung ako, nung nakasalubong ko siya sa Hagdan, after niya mag-PT yung unang beses, ay ako umiiyak siya. Paano hindi ako iiyak? Kasi kakagising ko lang noon, as in, meron akong, hindi yung time kasi nung video, nasa phone ko. So nag-alarm ako ng 11 a.m. So bumaba ako, nag-take ako ng pregnancy test ng 11:03. So 3 minutes pa lang akong nagigising, as in sa pagkakatulog ko, wala pa ako sa ulirat, nagmamadali ako nag-take ng PT kung kailang tulog lahat ng tao para sana kung ano man yung maging result nun, ako lang muna makakaalam. Pero kasi, malakas naman kutob ko mood na negative ulit. So naalala ko pa, tinake ko pa yung pregnancy test dun sa CR sa baba, imbisa dito sa second floor. Doon ko siya tinake kasi nga para walang ibang makakaalam kung sakaling may reaction ako na hindi ko matago, ganun. Kaya ako noon, nung mga panahon yun, ako naman, parang ewan ko anong nangyayari sa akin, ayoko namang nawawala siya sa paningin ko. Ngayon, ako naman, ayaw na ayaw ko siya na nasa tabi ko. Ayaw na ayaw ko, nahirita ako sa presensya niya. Tapos ano, tapos ang nangyayari noon, syempre pinipinit ko magkatabi kami pag matutulog. Pag nagigising ako, wala siya. Kaya nung nag-PT siya, nagising ako, sabi ko na, tapos yun. Pag nakasalubong siya sa akin, umiiyak siya. Oo, umiiyak ako noon, tapos nanginginig, as in, nanginginig talaga yung kamay ko. Ang plano ko sana, hindi ko muna sabihin sa kanya kasi gusto ko pa mag-take ng pangalawang PT. Dahil dalawa yung nabili kong PT. May story din paano ko nabili yung PT. Punta lang kami sa Watson, tapos nakita ko lang sa counter yung pregnancy test. Yun, naisip ko lang bumili. Yun lang, tapos yun nga, gusto ko muna sanang i-take yung pangalawang pregnancy test para ma-make sure kung talagang positive na siya. Kasi ayoko namang ipakita agad sa kanya katulad ng mga nangyari noon. So, syempre, ano eh, nakaka-disappoint and ayoko na siyang ma-disappoint. Syempre siya, sobrang ano na siya eh, excited na din siya magka-baby. Sa aming dalawa siya yung mas excited. So, ayoko nang nakikita siyang ano yung parang nalulungkot na ay kala na. Kala ko meron na tas wala pa. Yung ganon, di ba? Kasi dati pag medyo delay na siya nung kahit ilang araw pa lang, tumatawa-tawa na ako. Malo ako na yung ngiti ko sa kanya eh. Kaya ako napipressure na, oo nga, baka meron na. Kasi ito, parang sa kanya alam niya nang meron. Tapos pagka nagpa-check up, biglang wala naman pala. So, diba, nakakalungkot. Ayoko na siyang makitang gano'n na nag-disappoint. Kaya nung nakasalubong niya na nga ako sa Hagdan, wala na akong ibang choice kundi sabihin na sa kanya kasi hawak ko na rin yung PT, tas nanginginig ako. Tas paulit-ulit kong sinasabi na hindi pa pwede to. Tas niyakap niya lang ako. Sabi niya, ano nangyari? Ba't ko umiiyak? Anong hindi pwede to? Hindi ko na maalala yan. Ano nangyari? Basta iyak ako ng iyak eh. Tapos nakakap ka sa akin. Naiyak na rin ako. Tapos pero sa isip-isip ko na. Panimuka. Ha? Panimuka. Ganyan o. Ganyan. Misip ka. Tapos yun. Paso kami dito sa kwarto. Nag-iiyak pa din ako. Siyempre ano eh. Maraming magtataka, eh bakit ano, bakit paanong hindi pa pwede? Kala ko ba gusto mo na, gusto nyo na. Kasi, hindi ko siya in-expect na ngayon siya ibibigay. Dahil unang-una, nagpipills ako the whole month na preggy na pala ako ng isang buwan. So, parang hindi ko din talaga expected na, hala, buntis pala ako, may mabubuo pala. So, ganun. At the same time, na-pressure ako bigla kasi parang biglang nagsabay-sabay sa isip ko na ngayon pa lang ako nag-i-start na i-establish yung si Aquins, si Skin Secrets, I mean. So, marami pa akong gustong gawin. Yun yung minimin ko. Marami pa akong gustong gawin para sa amin dalawa bago sana kami magkapamilya, para sa
business namin para din sa family namin. So, medyo nasad ako kasi parang naisip ko, ngayon pa lang ako nakakabawi ng mama, kay daddy, especially. Kaya, feeling ko agad, ala, baka hindi ko na magawa, baka hindi ko na siya matuloy dahil iba na yung magiging proseso pagkabuntis ka. Kaysa sa hindi ka naman talaga buntis. Parang ganun. Pero, ang pinaka ng maganda namang tempo nung dumating sa amin si Baby, eh, pasalamat pa rin kami kay Lord kasi syempre, bago dumating si Baby, eh, binigay niyo muna yung mga blessings na kailangan namin para maging handa kami sa paglabas ni Baby. Yun. Ganda mo. Kasi ngayong taon, binigay sa amin halos lahat. Sobra-sobra pa. So, yun. Si Skin Secrets early this year binigay siya, tapos nakapagpundar kami si Gray yung motor namin. Next is nakuha kami ng bahay at lupa yung sa amin na nakabili rin ng mga gamit nakapagpundar kami mga gamit tsaka itong lately nakuha namin yung sasakyan. So kahit pa paano nakakatuwa. And yun nga, bago ko mag-birthday, dumating si A-Queens. Talagang sinave niya kami ng mga times na medyo nagka-problema. So, sobrang thankful kami na dumating si A-Queens bago dumating si Baby. Kasi, ano lang sila, weeks apart lang. Weeks apart lang talaga yung nangyari. And sa weeks na yon, sa weeks apart nila, ang dami nang binigay sa aming magagandang bagay na talagang masasabi na kahit pa paano, financially stable na kami. At syempre, dahil sa inyo. Dahil sa suporta nyo. Sa mga butterflies, sa malangsamang sumusuporta na tumatangkilik ng A-Queens, maraming salamat. Bukod sa blessing sa amin ni Lord John, pero hindi magiging blessing yun kung hindi nyo sinusuporta. Kami, si Aina, at yung business namin. So, ayun. Kaya, ang reason naman kung bakit ko siya hindi agad inamin, na which is nagkataong may mga kasabay akong buntis sa TikTok din, na marami talagang nagsabi na baka nakikihype lang ako. Pero, alam mo yun, gustong-gusto ko nang i-share kasi eto na yun, guys, butterflies, eto na yun. Alam nyo, alam kong mas excited kayo sa akin at gustong-gusto kong i-share tong good news na to, pero kailangan ko munang palagpasin yung first trimester ko. Kailangan ko lang munang palagpasin yung first trimester ko, which is 1 month to 3 months yun. Kasi nga, maselan ako nung first trim ko. Maselan in a way na nagsusuka ako ng malala, lahat na kaya ko, sinusuka ko, lagi ako nahihilo. Yung tulog ko din naman, kahit pa paano, nabawi ko lahat sa halos ilang buwan kong workaholic talaga. At kuya, nabawi ko siya nitong first trimester ko. Nang binigyan ako ng pahinga ni Baby. Pero, grabe din yung hilo, pagsusuka, constipation, basta marami. Para siyang may hangover every madaling araw. Oo, ganun. Tapos yung mga videos ko na napanood nyo, na nagbibigay ako ng hilo, yun yung konting-konting oras lang na nakakaramdam ko ng ginhawa sa buong araw. Kaya tinitake advantage ko na yun para gumawa ng content. Kaso, talagang wala. Hindi ko talaga siya matadala. Kaya may mga days na isang beses na lang ako nag-load ng videos, mostly drafts pa yun. Tapos, lagi akong tulog. Totoo naman yun, lagi akong tulog. Kaya yun. Pero at least ngayon, safe ko na siyang i-announce kasi minake sure din muna namin na healthy siya. I mean, parang pang 5 months to go para wag masyado makampag. Pero at least, sure naman na kami na dun sa first trimester namin is na doing well naman si Bill. So ngayon, sana masaya kayo para sa amin, masaya kayo sa announcement namin. And tuloy-tuloy lang to. And kung may mga katanungan pa kayo, kasi alam ko, magbibitin na ng mga dito sa video na to. Okay? Marami pa kayong gustong ipa-story time. Okay? Totoo, ako na-excite na akong ikwento. Paano ko nalaman? Yung shinare ko kanina kung paano ko nalaman. Siyempre, ano yun, point of view naming dalawa. Iba pa isa point of view ko lang. So, itong vlog na to is para i-announce lang
alam namin nga mabibitin nyo yun. So, kung meron kayong mga katanungan, kumari, sa paano ko nalaman ang pamilya namin, paano yung mga kwento ng mga nagsisimula ng magsukasuksihan, pwede nyo po ikaw. Oo nga, no? Marami pa to, matagal pa to. Madami pa to. Alam ko, madami kayong tanong. Kaya itong video na to is for announcement. Quanting story time, syempre. Pero paano namin sinabi sa pamilya namin? Paano kami nagpa-check up? lahat talaga. Basta, grabe. So, pwede nyo i-comment kung ano yung mga gusto nyo ikwento namin. Okay? Tapos gagawin ulit natin na another video para din. Okay? So, sa TikTok, kumbaga, like for part 2. Part 2. Sorry po. So, TikTok, like for part 2, yan, dito, comment lang kung ano yung tanong nyo, hindi ko pwede namin. Sagutin namin yan sa next vlog, kung ano mga gusto nyo ipakwento. Okay. Kaya maraming salamat po sa support nyo. Kami nga po pala ulit, ang Team Rom ay nananggaling sa TikTok na ngayon, nasa YouTube na. Nananggaling sa school. Nananggaling ulit sa school. Na ngayon, ay magkakaroon na ng isang buong pamilya. So much. So, galing to kay Cha sa Lazardo ko siya nabili. And itong aking gaming chair, galing to sa Panther Gaming Chair. So, ito yung kanilang Facebook page. Yes, ito naman itong Huawei ko ay salamat sa... Hindi naman ako pinadala, binili ko sa Tagaytay. Ayan, so... diba? And itong t-shirt na to, Team Rom ay... Three Wise Men Clothing. Yeah. Ayan, kaya... So, mga gusto pang... Kung ano pong gusto nyo itanong, chichika natin yan sa social media. Yes, yes, yes! Thank you ulit. Maraming salamat po sa inyo. Kami po ulit ang Team Rom ay nananggaling sa school. Na ngayon, ay may isang buong pamilya na. Hindi na nanggaling sa TikTok na ngayon, nasa YouTube channel na. Ano na ngayon? Nananggaling sa school. Na ngayon, ay may isang buong pamilya na. Sabi sa inyo eh. Okay? So, peace out! Boom.